Kuya Jay, Tito Ed, Papa Randy, andito ngayon sa Tapatan City. Gabi na, no? So, kasi kakatapos lang namin manood ng sine. Wala nyo nung pinanood namin. MMF. Exorcist. De. Die Hard na Tagalog. De. Ang pinanood namin ngayong gabi ay Spider-Man. Work from home. Hindi, pre. No Way Home. Ito yung third installment ng Spider-Man na kung saan si Tom Holland yung main character, no? Siya yung gumanap na Spider-Man. At ito yung prueba kung nanonood kami. Meron sila may pamigay popcorn. Libre silang popcorn. Yeah, popcorn. Pagkatapos mong manood. Saan ka makita nun? Pinanood ka muna sa ini bago ako binigyan ng popcorn. Kasi alam nila, mahaba yung palabas, magugutom ka. Binigyan ka ng popcorn. Kung sakaling matapos mo. Talino nila, di ba? Talino, di ba? So, yun. Ano ba masasabi niya tungkol dun sa, ano ba, okay ba siya? Sulit bang binayad? Sa akin, na-enjoy ko yung palabas. Kasi, kung makikita niyo sa trailer pa lang, kapanapanabik na eh. Mm. So, nandun yung mga luma nilang kalaban sa ano sa mga previous na palabas. Tsaka yung kung makikita nyo naman sa ano, marami na ring spoiler na lumabas. Oh, I'm sure marami na nagkaalam. Andun talaga si Toby, confirm yan. Toby Maguire tsaka si Andrew Garfield. And so yan. Pero ang ganda rin ng ano eh, ng entrance nila eh, no? Hindi mo rin in-expect na yung nag-appear si Andrew Garfield saka si Tom Holland. Yun, tsaka ito ang mahirap kasi mag ano, ng walang spoiler eh, pero sige, tatry natin. Ang masasabi ko, maganda yung palabas at more of redemption dun sa mga karakter. Tama. Kasi may mga sari-sariling problemang ginakaharap yung mga karakter dun. At dito sa movie na to, nagkaroon sila ng tamang ending sa mga karakter nila. Oh, parang closure sa mga characters. Separate na separate Spider-Man stories nila. Oh. Nagkaroon sila ng closure, mapa-villain o mapa-hero. Yung mismong karakter na yung Spider-Man. Mismo, yung mismong karakter, nagkaroon siya ng closure sa mga ano nila. Sana all. Sana all may closure. Closure, ano? De, pero yun nga, hindi na namin siguro i-detail kasi spoiler na yun. Sobrang spoiler na yun. Pero, ayun nga, nagsasabi ko. So, yun nga, nagkaroon ng closure yung bawat ano. Abangan nyo to sigurado, yung post-credit scene. Pero, di na natin ito kwento. Abangan nyo na lang. Abangan nyo. Lagi naman meron niya pagka Marvel, at inaabangan talaga ng mga tao. Kumbaga, hindi sila umaalis agad ng upuan pagkatapos ng movie. Oh. Kasi automatic. Kasi alam nila, matik merong post-credits. Nakikiliti ng ano, imagination. Ako, mga pre, gusto kong komentuhan yung mga reaction ng audience kasi binantayan ko yun eh. Yun ang mga napansin. Halimbawa, yung paglitaw nung, kasi nasa spoiler na rin naman all over the internet, lumitaw yung dalawang Spider-Man na si Tobey Maguire at si Andrew Garfield. Alam niyo po ba mga ka-onse, nung unang labas nila sa eksena, nagpalakpakan, naglilakad ng mga tao. Ganun kasi talaga nila sinubaybayan. Yung dalawang man, yun. Man. Yung dalawang yun. Spider-Man, pre. Spider-Man. Ganun, kasi tayo, batang 90s tayo, di ba? So, ang pinaka-OG natin na Spider-Man, na una, talaga si Tobey Maguire. Tapos, nasubaybayan din naman natin si Andrew Garfield. Di ba? Yung sa kanyang dalawang movie na The Amazing Spider-Man. At ngayon, yung pinaka-latest, na pinaka-bata, si Tom Holland. So, nung nagsama-sama yung tatlo, napansin ko sa mga audience, siyawan talaga sila eh. Sila. At ito ang importante doon. Kasi tatlong version ng Spider-Man yung lumitaw doon. Yung audience is tatlong generation din. So, generation natin ng mga batang late 90s. Mga feeling batang late 90s.
yung Tobey Maguire na abutan, tapos si Andrew Garfield na abutan, saka yung mga fans ni Tom Holland. So, pagpasok mo, parang children of all ages eh, di ba? Tama. Yung, mga bata sa lahat. Yung bracket talaga na ano eh, na, kaya, nasakop lahat yung age. Kaya ang dami naming kasabay nanood, na muntik nang hindi masunod yung social distancing. Which is importante, kailangan sumunod kayo sa pala ng no, mga pre. Dahil ngayon yung first day ng Spider-Man, and actually ako personally first time kong magbalik sine after nearly 2 years mahigit yata. Eh, kayo ba? Mahigit din. Oh, 2019. No, kasi natigil yung mga operation ng mga cinema, pero thankfully at nakapag-sine kami kasi iba pa rin yung feeling pag pinanood nyo sa sinehan yung mismong movie, hindi yung mga nasa internet lang ng mga pirated copy. Iba pa rin kapag nasa sine yan. So, again, dapat fully vaccinated kayo mga ka-onse. Tapos, ayan, may face mask kayo. Tapos, may social distancing naman. May mga nag-guide naman doon sa sine yan, in fairness. Walay-walay naman, one seat apart. Oo, bago nga kami magpumasok sa sine, alam namin na bagong disinfect lang yung mga upuan. Kasi may mga nagro-ronda rin ng mga nag-i-spray-spray ng mga alcohol. So, feeling safe maigpit, naman. Maigpit sila. Maigpit naman. Sa pagdating naman ng booking, kala namin online lang. So, dahil pumunta na rin kami ng mall, tinignan namin dun. Meron naman walk-in naman na bibili ng ticket. Yun nga lang, syempre, naunahan ka na ng iba. Kaya mas maganda pa rin yung advance ticket na booking. Oo, tama. Kasi kung ano na lang yung matira sa walk, gaya namin kanina, parang 6 pa lang nandun na kami. Ang bumili kami mga natitira 7 mga, eh. Oo. Ang natirang time, ano na lang, 8:30. So, like pag online kayo, flexible yung oras. Tama. Makakapili pa kayo ng seats talaga ninyo. Yun. Muntik na rin kayo maubusan kasi talagang daming... Pero napansin ko lang mga pre ha, kahit na nauna nang nag-showing yung Spider-Man sa ibang bansa, may fan base talaga yung Spider-Man sa Pilipinas kahit late na sila nag-showing dito, no? Oo. Katunayan na napakaraming Pilipino talaga yung ano, yung marami Spider-Man. Marami talaga nag-abang talaga. Oo, marami nag-aabang talaga. At iba talaga umiwas sa social media para hindi mabasa, mapanood yung mga spoiler, di ba? Para lang abangan nila fresh mula sa cinema yung kanilang idol na si Spider-Man. Oo, tama. Tsaka ito pala, abangan nyo guys, kailangan pag nanood kayo doon, hindi lang English na intindihan nyo, dapat nakakaintindi rin kayo ng Tagalog doon. Kasi nabigla rin ako doon nung nagsalita. May nagsalita kasi doon na medyo foreign language. Para so, abangan nyo na lang. Abangan nyo yun. Kung papanoorin nyo sa, dapat sa sine, kasi magandang manood sa sine. Nung iba pa rin talaga. Experience eh, iba eh. Pero syempre, yun nga, ingat pa din kasi Omicron ngayon. Hindi ko lang alam hanggang kailan tatakbo ng matagal sa takilya itong Spider-Man. Pero mula sa aming personal na pananaw, mukhang blockbuster din, ano? Number one. Parang napapanood natin dati, ano? Alam mo nga si Tito Vic and Joey palabas eh, pero si Toby Toby Andrew tsaka si Tom. Tatlo. Tatlo nga rin kami. Sa pag nakita mo silang tatlo talaga, iba yung feeling, parang ano eh, goosebumps talaga. Oo, tama. Kasi napanood mo sila separately, 'di ba? Si Toby Maguire, Andrew Garfield, tas ito recently si Tom Holland. Oh, pag nanood kayo, para makita mo 'yun nang sabay-sabay, parang yun nga, parang sa Endgame, 'di ba? Nakita mo nagsama-sama sila, Captain America. Oh, pag nanood kayo nung itong No Way Home na Spider-Man, ang tip lang namin sa inyo, huwag nung ipag-compare na lang din yung tatlo kasi pare-pareho naman sila nag-come up ng idea na magsama-sama para mas mapaganda pa lalo yung production ng Spider-Man na to, di ba? Napakagandang idea. So, hindi rin maganda kung i-compare natin yung sinong kasi the best, ito, sinong hindi, di ba? Ito kasi dati, nung lumabas si Tom Holland, parang kino-compare siya kay Tobey Maguire, Andrew Garfield. Pero dito sa pelikula na to, pinag-combine siya. So fan base ni Tobey, fan base ni Andrew, fan base ni Tom Holland. Pinagsama-sama siya, nakabuo sila ng istorya na maganda naman talaga. Nag-make sense maayos naman lahat eh, kahit sabihin mo tatlo sila. Tama. Tsaka lalong kahit yung may sarili silang istorya na nadala pa rin dun sa palabas eh. Na-take over siya at nadugtungan pa. Hindi siya yung kita mo na pinilit lang silang pagsamahin na tabi. Parang swak nga eh. Parang swak. Parang saktong-sakto. Parang saktong-sakto sa antagal ng years ng gap, di ba? So, sino mag-iisip na
yung mga story ng bawat isang Spider-Man na pagtagmi-tagmi nung pinagtagpi-tagpi nila na kaya maganda, yun ang maganda-maganda yung nakagandahan sa ano sa pagkakagawa nila. Saka kung comment nyo kay Tom, kay Tom Holland na spoiled siya sa ano mga weapons niya o pangyarihan niya. Tingin ko pag napanood nyo tong palabas na to, magbabago yung pananaw nyo. Tingin ko yung mga susunod na palabas ni Tom Holland na Spider-Man mas magiging okay na kasi maganda yung naging character development niya sa palabas. Kasi yung aminado naman yung 1 and 2, di ba? Parang extra lang. Binibig kasi siya eh. Diba? So parang yung Spider-Man 1, parang kang nanood ng Iron Man na wala si Iron Man eh. Okay, parang OJT nga siya eh. Pinalitan lang ng parang title. Sidekick lang siya eh. Sidekick siya sa palabas. Sipin mo, Spider-Man pinapanood mo, pero story ni Tony Stark yung Magpapakalam ka pa kay Iron Man na payagan ka na magligtas na mag-isuka. Tapos dinugtungan pa ng part 2, ganun pa rin, yung remnants ng villain ni Tony Stark yung kalaban ni Spider-Man doon. So para ka pa rin nanonood ng Iron Man 3.5, 3.6 na wala naman si Iron Man. So, pero dito sa part 3, meron pa rin namang elements ng Tony Stark pero more of sa story na to eh. Kasi foundation na kasi si Tony Stark sa MCU. Sa MCU. Kaya hindi mo na rin talaga maaalis. MCU, laging may Stark, ano dyan, may technology ni Tony Stark. Stark Industries pa. Yes, ganyan. Tama. So, yun lang mga kaonse. Kung kayo nagustuhan nyo yung palabas o manonood pa lang kayo, pagandaan nyo na. At huwag kayong magpadala sa spoilers. Panoorin nyo na lang kasi may enjoy nyo. Kasi kahit may makita ka na iba pa rin pag nando ka na sa big screen. Iba yung kasi yung spoiler naman minsan wala pang context yan eh. Hindi mo pa alam yung context ng nakikita mo. Tama. Tsaka maliit na picture lang. Yung mga piracy crime yan eh. Huwag nating ugaliin yan mga kaonse kasi bagong taon na, bagong buhay na. Kaya delete nyo yung mga tulungan din natin yung mga yung economy natin na bumangon. Diba alam naman natin na ngayon lang na nagbubukas ulit. Pero ingat-ingat pa rin kasi may virus pa rin. Pero overall experience naman sa cinema, sulit yung binayad. As a general na sa nagsi-cinema, okay yung lahat ng process. Okay? At sulit yung price, hindi naman nag-surge masyado yung presyo ng ticket. Halos, 'di ba? At safe naman ngayon, safe naman dahil may mga social distancing naman and all. So ayun lang. Kung nagbabala kayo, sana mag-enjoy kayo. Ayaw namin kayong i-spoil. Pero abangan nyo na lang kung ano yung mga sinabi rin namin. So baka makita nyo kung ano yung mga clue na binabanggit namin. And enjoy it sa kasama yung family nyo kung maaari. No? Na fully vaccinated kayo manonood. Siguro since medyo first day kasi, siguro kung gusto nilang medyo walang gano'ng tao, pwede nila itao ng kung free sila na weekday. Kasi Saturday, weekends eh, tumapat eh. Oo, tama. Kaya ang dami rin eh. Kung gusto nyo yung tipong mas parang relax, mas feel nyo na safe kayo, parang ganun. Dahil wala kayo masyadong maraming kasabay, weekdays nyo itapat. Tama. Ano sa kanila naman yun Pero overall experience, ikaw ba, Papa Randy Garfield? Anong experience mo? Ayun, pusa. Papa Randy Garfield, ano bang ano mo? Verdict mo sa, 1 to 10? 1 to 10, siguro 9.5. Ben, si Aunt May hindi kasi yun nga, since halos 2 years din bago nakapanood ng sine. Kasi yung last na sine na panood ko, Tagalog pa. So, baka sa recto ka pa huling nanood ng sine. Hindi naman, yun. Maliwanag. Wala naman sumusit-sit doon sa wala naman galing. Delikado yun, pre. Pero yun nga, 9.5, so 9.5. 9.5, halos mataas talaga yung dal mo. Halos mataas na yung moment. Tapos, siguro, parang medyo, ako personally, in-expect ko lang na medyo maaga yung meet-up nilang tatlo. Pero siguro parang binild pa ng gumawa yung parang tension na parang hinte. Kasi sobrang eager ko na makita yung tatlo eh. Okay. Pero medyo doon ako natagalan. Pero okay din naman yung lumabas na yung dalawa. Solid. Solid. No? Ang maganda sa kanilang dalawa pa. Sa kanilang tatlo actually walang sapawan, di ba? Although alam nila na si Tom Holland yung main character. Ayun, buti nabanggit mo rin yun. Maganda yung kahit sabihin mo tatlo sila. Tapos syempre OG siya, Tobey Maguire.
hindi mo nakitaan ng mas superior ako sa inyo, parang ganun. Talagang may eksena ng bragging rights. Oo. Kasi original na Spider-Man siya, tapos yung web niya is built-in. Oo, parang galing sa katawan ni talaga sa ano. Nang ini-expect mong kumparahan eh. Kasi kung maiisip mong makakasama sila, yun. Kumbaga parang para sa akin, fan service yung part na yun. Ikaw naman, Kuya Jay Holland, anong verdict mo? Kala ko ikaw si... Hindi, ako ang OG. Ikaw, sige. Paparaan ni Garfield. Hindi na matanda eh. What are you doing? Ito kasi kaya Kuya Jay Holland, to kakulot, kasing kulot niya kasi si Tom Holland sa totoong buhay. Ah, sabagay. Kulot. Ikaw, ilan ang... Ano sa akin? 1 to 10, ano, medyo mataas kasi standard ko sa pelikula. So medyo... Ano lang to? Mga 8.5 mga... Maganda na rin, 8.5. Mataas na rin yun. Mataas na yun kasi nag-enjoy naman ako eh. Tsaka actually, wala nga ako masyadong ini-expect. Pero dahil nakita ko yung trailer, doon ako nag-expect. At ang maganda rin, na-meet naman yung expectations ko. Na hindi naman yung appearance nung inaantay mo, ilang segundo lang, di ba? So, parang tanga nun, di ba? Siguro yung sinasabi niya yung parang yung airtime ng tatlo na magkakasama. Siyempre, parang we have to understand na yung dalawa, siyempre big stars din yun. Lalo na si Toby. Di ba? Si Toby. Parang kung pagsasamay mo sila all throughout, siyempre, mahal nun. In terms of budget. Money. Saka siguro parang ma-build up din yung tension na parang inaantay mo yung mananood na lumabas yung dalawa. Tama. Yun. Okay ah. So, 9.5, 8.5. Ako naman, i-rate siya 1 to 10, siguro 9 ako. 9. Mataas yun, mataas yun. Bakit hindi perfect? Kasi in-expect ko na isa sa mga villain si Venom. Kasi isa sa mga paborito kong villain ni Spider-Man si Venom. Pero yun nga, hindi siya umano. Yun, isa sa mga ano yan. Pero gayon pa man, napakaganda ng overall production ng Spider-Man. Kasi well taught siya. Tapos involved pa dun, di ba, si Doctor Strange. Character sa Avengers, no, si Doctor Strange. So maganda rin yung naging role niya dun. At nagustuhan ko yung idea nila na pagsamasamahin yung tatlong. Kasi mahirap yun sa totoong buhay, pre. Kasi baka isa lang umayaw dun, scrap yung buong production. Good job sa production ng Sony, ng Marvel. At napagsama-sama nila yung tatlong versions ng Spider-Man. So ako 9 yung mataas na para sa akin yun. It's just that na talagang siguro may improve pa in terms of the villain. So gusto ko mas ano, parang nabitin kasi nabitin ako sa labanan, sa action. Siguro parang medyo mas parang sobrang mga heavy ano, parang fight scene, parang sumasabog parang ano ba, Michael Bay. Mga ganun, mga Transformers parang, na ala Thanos ang dati. Na action yung climax soap, talaga. May tunog pa lang pag mga ganun talaga. So, mula dito sa tapat ng City Hall. Sa bago. Bago tayo sitahin. Bago tayo madite na. Mabagaan siya. Makaka-11. So magpapaalam muna kami. Mula sa dito. Kuya Jay. Kuya Jay Holland. Tito Ed Maguire. Sino? Maguire na yan. And si Papa Randy. Garfield. Awesome. Isa. Bonsenville.